bayad ko na lang sa lalaki kasi may bayad ko sa vlogger. Sabi nila ay may binabayaran ka ng vlogger. Ay, wala po akong pagbayad sa vlogger kaya hindi yan totoo. What's up mga kayon? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Naman dito pero may itsura lang talaga na pag kumahol ka, tama yung kinahulan mo. Kasi di ba? Baka mamaya mawamali ka talaga. Kasi para polls pa naman ngayon. Hindi, marami kasi dito talagang kumakahol for the views. Pero dapat kasi, hindi ko naman sinasabi talaga masarap yung tinda ko. Ang sa akin lang, kung hindi mo feel, pwede ka naman hindi na bumalik, di ba? Hindi ka na umulit, hindi yung kakahol ka pa sa halagang 100 pesos, nakailang kanin ka na, nakalima yata, plus of drinks, tapos may unlisabaw pa. Pwede mo naman sa akin sabihin na kung natalo ka doon, diwata, wala na akong pamasahe, balik mo na lang yung 100 pesos ko. Naibalik mo pa sana, no? Hindi kakahol ka pa sa social media for what? For the views? So yun lang naman sa lahat po ng mga vlogger na kumakahol dito. Sabi mo sa akin, madali naman ako kausap. Kung 100 pesos mo lang, tapos ang dami pang sinasabi, ang dami pang kahol-kahol ka ng kahol na hindi maganda yung kahol mo, baka makakagat ka pa, mahirap na. Sabi mo lang sa akin. Babalik mo na lang. Mama, sino ba talaga masarap? Yung para sa'yo, ikaw. Sabi ko sa inyo, ako ang tikman nyo para malaman nyo talaga kung ano ako kasarap. Kasi yung para sa'yo, tinitikman nyo lang lagi eh. Tapos sabi nyo, hindi masarap. Ako naman ang tikman nyo ngayon. Yun nga naman, ano nga kasarap. Naman. Oli ka na. Diba? Parang yan lang. Hello. Anong tanong na kayo habang nandito? Iwata, kilala nyo po ba si Tatay Nick Herang? Hindi ho. Sino siya? Uy, ang gwapo ni Kuya. Sabi ko ng bata, nasa yung tatay mo. Ay ko ng bata, gusto ko yung tatay ng bata. Hello, shout out. Ano pa, wala nang tanong. Naku, parang naman tayo may conference dito. Oh, ikaw ang araw yung ano eh. Ayan, okay naman. Ito na film ka naman talaga yung mga bagong menu natin. Katulad ng Paris Barbecue, Paris Limpo, at saka Paris Tanggunisa. Ayan, okay naman. Maganda naman ang feedback. Marami pa rin ang nabili. Diwata, patungkol doon sa parking, may mga negative comments doon. Sabi na dapat ilibre mo na lang doon. Ay, okay, ganito. Yung mga nagre-reklamo pala sa parking, sa totoo lang, wala tayong magagawa dyan. Kasi unang-una, hindi po ako may-ari nitong lugar na to. Pinapisto lang din po ako nang wala akong binabayaran na pinapisto lang po ako. So ngayon, hindi ako pwedeng makialam po anong patakaran nila dito. Baka isa rin ako sa mapatalsit dito nang may-ari pag nakialam pa ako sa parking. Diba? Yes. Basta alam mo wala yung diwata. Ang laking bagay na nga po yung tulong na nagawa dito sa akin na pinapisto ako nang wala kaming usapan na regarding sa upa. Tapos pati pa yung patakaran nila sa parking ipiprip pa na hindi ko alam na hindi naman akin, diba? So hindi tayo pwedeng makialam dyan. Kung akin lang to, huwag kayo mag-alala. At pag nakabili ako ng, nabili ko na tong lote na to, wala nang parking talaga. Kasi ang problema kasi ngayon talaga, naikipisto lang po tayo. Sana po maintindihan nyo ako. Naintindihan ko kayo, pero sana maunawaan nyo rin naman ako. So yun lang. Pero ang tanong, binibinta ba yung lote? Ay, hindi ko alam. Wala pa rin naman akong planong bilhin. Wala pa akong pera. Kaya-kaya mo na yun. Sa akin naman, if ever, di ba? Yun lang naman. Oh, mayroon pa ba? Mama! At para yung tanong, yung mga kasi ko. Meron kasi talaga na umiiyak. Pero kung ako sa inyo, kung 20 pesos na naman yung parking kung nakamotor ka, safe na. Kasino lang yun, di ba? Kaysa naman mag-parking ka sa labas, marikir ka safe, matupa. Tapos marikir ka, matuwing ka pa, magkano ang tubos, sacrifice mo pa 20 pesos mo, di ba? Kung ako sa inyo, kung may 20 lang naman din lang kayo, sacrifice na para masave kayo, di ba? Kasi yun nga, ulitin ko, hindi po ako may-ari ng lugar na to. Unang rason, pinapisto lang din po ako, so hindi tayo pwede makialam dyan na sagutin yung parking. Tapos ako na nga mismo, pinapisto na ako nang wala pong bayad. So yun lang, malinaw po sa inyo. Diwata, yung mga vlogger na bumabanat sa'yo patungkol sa kusina mo. Oh, may malaki na. Wala akong pakialam. Basta ako, ang sinasabi ko lang, may kusina na akong pinapagawa. At saka, nalagyan ko na ng pinto para wala na mapag-vlog doon sa loob. May privacy na ako. Kasi di ba pa kayo nagsawa? Dati kasi ganito, yung kusina ko, nasa kalsada, open sa lahat. Ang dami niyong hanas, ang dami niyong kuda, ang dami niyong kukat, mga palaka kayo. Kung ano naman sinasabi niyo. Ngayon naman, gagawin ko naman ngayon, kaya ako nagpapagawa ng kitchen para may privacy naman ako. Yung hindi niyo makikita kung paano namin niluluto. Kasi di ba nagsawa na ba kayo doon sa ilang buwan din ako nandiyan, nakikita niyo lahat, open ako. Di ba sabi ko open ako, nakikita niyo kung paano namin gawin. So ngayon naman siguro, it's time para magkaroon naman ng privacy. Kaya nga nagpagawa tayo ng kitchen, nalagyan ko ng pinto. Para yung authorized person nilang yung pwedeng pumasok. So yun lang. Okay na. Picture ka na para sa makeup na maraming camera. Okay.
Siya mas maganda, ikaw pa rin. Ikaw na. Sige, ganito. Sa huling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga patuloy na humahatak sa'yo pababa, yung mga basher ng tinda mo? Wala naman akong pakialam sa inyo kung hatake niyo ako pababa. Basta sa akin lang talaga. Ang masasabi ko lang paulit-ulit, walang kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan kahit kailan man. Tandaan niyo yan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kayo mayroon. So yun lang. Sabi nila ito, may binabayaran ka rin vlogger. Ay, wala po akong pagbayad sa vlogger kahit hindi yan totoo. At sa akin mga vlogger na wala akong kontak, hindi ko sila makakilala. At tulad sa inyo, ang dami nyo ngayon. Pumunta lang kayo dito, kilala ko ba kayo? Unti mo mga pangalan nyo, hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung anong mga channel nyo. Hindi naman sa ano ko, real talk tayo. So nakikilala ko na lang kayo minsan, ay vlogger pala yun. Kasi nakita ko na dito sa, minsan pag nag-school tayo ng cellphone. So all in all, hindi ko kayo kilala para magbayad ako. At sa kapangalawa, wala akong anong pambayad sa mga vlogger. Bayad ko na lang sa lalaki kasi magbayad ko sa vlogger. Masold pa ako. Charing! Dewata, may komento ka ba pag minaya-maya ka ng mga MMD dito or mga enforcer para sa labas? Ay, dati, di ba? Minaya-maya na nila ako. Pero itong lugar ko ngayon, wala na silang rights kasi nasa private na po ako. Yes. Pero inaayos ko naman na dito lahat-lahat kung ano man yung mga papers na dapat. So, abangan nyo na lang. Gusto ko maging legal. Sanitary permit, lahat. Health permit. Ayosin natin yan. O siya, sige, imbitahin mo na lang sila sa bagong pwesto mo. Ayan, sa lahat po na gusto pumunta din to, dito sa Pasay City pa rin ang pwesto natin. Ang location natin is landmark natin, GSIS. Move ka lang ng konti malapit sa gate ng GSIS. Dito pa rin ako makikita at matitikman sa Jokno Boulevard, Pasay. Ikaw ba talaga yung titikman? Pwede naman ako, kung ayaw mo tikman yung tinda ko, ako naman ang tikman mo. Kung natikman mo yung tinda ko, tapos gusto naman ako ang tikman mo, why not, diba? Eh, baka naman busy ka. Ha? Baka naman busy ka. Pwede naman mag-ano, pwede naman tayo mag-slow time lang, mga 30 minutes. Kung naman, ano na yun, malaking oras na yun. Pero ikaw nataya nun. Ha? Ikaw nataya. Ah, hindi. Logi naman ako. Maghapit tayo. Sopitel naman daw eh. Ito yung mga bagong minum mo doon, ano na yun? Ayan, mayroon nga ako, diba? Sinabi ko na kanina, mayroon tayong Paris barbecue, may limpo barbecue, may langgunesa barbecue, diba? At ibang mga menu ko. Ano yung sikin, yung sikin. Siyempre, di na mawawala yung sikin at saka yung Paris bulalo, di na mawawala yan. At siyempre, yung kung saan ako nakilala, yung Diwata Paris overdog, di na mawawala yan. Walang mababawas sa menu natin. Ang gagawin natin ngayon, magdadagdag na lang, magdadagdag tayo. O, sige. Picture na, kuya. Ayan. Pwede. Kiss naman, kiss. Kiss naman, kiss. Favorite line ni Diwata, sino ang marumi? Ah, kayo. Ang marumi yung mga ugali nyo. Yun ang una yung linisin. Yung tagline mo naman, yung... Ay, bawal na yung paulit-ulit kayo, magbabayad pa kayo pag ganyan. Wala lang ganun. Ano pa? May tanong pa? Wala na. Yung tagline na lang daw kasi hindi namin nawala. Ay, huwag kayo. Magbabayad na kayo talaga pag inulit ko pa yon. Eh, sa kanila yon, sa amin wala. Okay na. Sige na. Mag-ano na ako.